Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Nandito ulit tayo ngayon sa baryo kasi last time na nagpunta kami dito, may mga napansin kaming insects at mga fungi dun sa mga halaman namin. And nag-research kami kung anong magandang organic pesticides ang gamitin. And nakita namin itong neem oil. Ito siya. Binili namin online. Yan, ready to use na siya. Unlike yung ibang mga neem oil products, parang ikaw pa yung magtitimpla bago mo siya magamit. And bumili na rin kami ng extrang 1 liter. Ayan. So, pag naubos to, pwede na lang namin siyang i-refill. Ayan. Ang cute din ang lagayan niya, oh. Easy to carry. Tapos, meron din siyang freebies na rice hull. Ito siya. Saka itong carbonized rice hull. Ayan. So, magagamit din namin siya sa ibang mga plants namin. Thank you. Ayan. Tapos, since organic, ang maganda pala dito, since organic siya, wala siyang harmful effect sa environment and other animals. So, pwede nyo rin siyang gamitin sa mga leafy vegetables, sa mga fruits, and other ornamental plants nyo. Ayan. So, samahan nyo akong i-apply natin. Okay guys, so ito yung sprayan natin. Kung mapapansin nyo, may mga insekto siya. Usually, may kita sa mga likod ng dahon. Ayan, yung mga kulay white. Ayan, may naligaw pa na insekto. Ayan. Ayan, ang dami niya. Tingnan mo sa ibabaw, sa bandang taas. Ayan. Yung mga kulay puti, ng itlog na sila. Ayan. Tapos kinakain na nila yung mga dahon. Nagbubutas-butas sila. Ayan. Okay guys, so sprayan na natin gamit ang neem oil. Ayan, ito siya. So, i-shake lang natin mabuti bago gamitin. Shake-shake lang. Ito guys yung pinakamaraming ano insekto na pesto talaga siya. Okay. So spray din natin siya sa stem guys para mawala yung mga ayan mga langgam, mga gumagapang-gapang diyan. Hindi rin matapang yung amoy niya. Wala sa gaano ng ano. Gaya ng mga chemical, talagang kailangan mong magmask. Katindi ng oil. And usually, kaya sila nilalanggam kasi kinakain nila ito, yung mga itlog na yan. Kaya may mga langgam din yung mga stem niya. At pwede rin natin siyang ispray sa mga, directly sa mga fruits. Yan. Yung safe naman siya. Okay guys, so mapakita ko lang yung mga updates sa bago naming tanim, saka yung mga dati naming tinanim na lumaki. Ayan, so ito sila. Ayan, ito bago lang to. Yung saging. Ayan. Meron dalawang puno. Ayan. Dalawa sila. Tapos, naglagay din kami ng mga tanlad. Ayan, nakapalibot. Tapos itong mangga, lumaki na rin. Yan. Ito, nag-add lang kami ng mga tanlad. Saka itong chico, ayan, tumaas na ng isang dangkal. Mahina kasi yung lupa dito dahil naglahar. Yan. Ito, yung mga bayabas. Ano, sobrang laki na nila. Compare dati. Yan. Tapos ito, siriguelas. Ayan, bago lang yan. Siguro mga 4 months pa lang yan. Tapos itong malunggay. Ano ba yun? Ayan, tumubo na siya. Kala namin hindi siya tutubo eh. Ayan. Si Tatang Bong. Tang, mag-hi ka pa, Tang. Tang, mag-hi ka pa. Hi. Saka si Mau Rossi, ayun siya. Hi, Mau. Hello.
Tapos ito, yung gripo namin, nagkaroon na siya ng silong. May upo na. Yan. Tapos dito, meron kaming tanim na bagong sili. Ay, mga sili pala. Yan. Ayan na yung mga sili natin. Ito, may bunga na. Ay, may bunga na pala sila. Ayan, oh. Yan. Ayan. Inalis na namin yung yung sitaw kasi meron dyan banda. Maglagay kami ng sitaw dyan eh. Tapos guys, meron na ding bagong mesa dito sa ilalim ng kawayan. Ayan. Wait lang. Ayan. Dyan daw ang spot ng mga manginginom. Mga tumador. Ayan. Ginawa ni Tatang Bong. Ayan. Sobrang presko dito sa ilalim ng kawayan kasi malilim siya. Ayan. That's it for today, guys. Thank you for watching. Please don't forget to like, share, and subscribe to our YouTube channel. See you on our next vlog. Bye!